Ito mga lods, no, meron tayong stock cowling dito ng RS125 na FI. Galing to sa motor ko, since nakabili na ako ng bago, brand new, so hindi ko na to kinabit. So ngayon gagawin natin, i-restore natin to para magamit ulit. Repainted na rin to, no, nagasgas na to dati, nakayod dito, so nirepaint ko. Ang pininturahan ko siya ng glossy na black. Original na kulay nito dati is yung matte axis gray, yung parang may glitter siya, mga kinang-kinang pag nasinagan. Yung nagasgas siya kaya pininturahan ko siya ng glossy na black. So yun nga, dahil kamote riders tayo, nagasgas siya ulit. Kaya yun, nagpalit ako ng bago. So ngayon, i-restore natin to, ibabalik natin siya dating kulay niya, yung matte axis gray. May nahanap akong kakulay nito, so yep, ibabalik natin to. So in short, gagawin natin parang brand new ulit. Meron akong binili dito, no, Debcon epoxy to, para to dun sa tatapal natin dito sa crack na to. So hulmahin ulit natin siya na parang yung sa kabila na ganito. Ito Debcon epoxy siya, hinahalo to, no. Matagal siya matuyo, mga apply nyo siya ngayon, papatayin nyo siya hanggang bukas. Pagkat natuyo na sa kanyo, hulmahin sa kanyo lilihaan at pupurmahin dito. So i-apply natin, hinahalo lang to, minimix. Kung gaano karami yung white, ganun din sa black. So kumuha lang kayo ng mga tansyahin nyo na magkasya lang dito, kapiranggot lang, para hindi masayang. Tapos sa kanyo lihain pag natuyo na. Tapos ito, tulad nito, pag nalagyan ko to ngayon, bukas ko pag gagawin to, lilihain. Lilihain ko buong part na to. Kakaskasin ko ng liha, kikinisin bago natin pinturahan.
So, ayan mga lods, no. Nalagyan ko na yung part na kung saan may crack o may basag. Kinapa lang ko, mas maganda. Bukas na mas maganda, mas makapal kasi para mahabol mo kung saan yung hulma niya talaga. So, hintayin natin to ng hanggang bukas. Hanggang sa matuyo bago natin isisin ng liha o hulmahin. 2,000 years later. So, ayan mga lods, tuyo na siya. Ito. Ayan ang itsura niya. Sa loob ganun din. Tuyo na rin yan. So, ngayon, isisin natin gamit ang 100 na liha. Tiyaga lang sa pag-iisis, no, hanggang sa maporma nyo yung dito, maging katulad sa kabila. At yung ito naman, ikinisin na rin natin to. So, ang gagawin ko rito, lilihain ko siya muna ng 250 na liha. Tapos ito, 1,000. Kikinisin natin lahat bago natin pinturahan. Tiyaga lang, no, hanggang sa mapudpud lahat. Guys, no, tapos na natin siyang pag-inisin, nalihaan na natin. Nalihaan ko na rin to ng 1,000. Ngayon, papatuyuin na lang natin para mapinturahan na. So, ayan guys, no, dapat siguraduhin nyo na wala na siyang gasgas, smooth na siya, tingnan bago nyo pinturahan. Tulad nito, inisis ko siya ng mabuti kaya makinis na to. So ready na to for spray. Tayo lang nating matuyo maigi. Ngayon is ready to paint na siya. Yan. Gagamitin natin pintura dyan, yung original na pintura niya, yung katulad nito, matte axis gray. Yan, matte axis gray yan. Ito yun. Yan, matte axis gray na H303 Samurai. Yan, kagaya ng pinintura natin dito sa ating body, no. Yan. Matte axis gray yan. So tara, simulan na natin. Ito pala yung ating nilagyan na epoxy, no. Yung Dipcon epoxy. Yan, yan na yon, siya ngayon. Yan. So pag pininturahan na natin to, parang original na yan, di na yan halata. Siguraduhin yung nabalutan niya yung mga di dapat madamay, no. Tulad na ito, binalutan ko siya ng tape.
paubos na, no, sana magkasya. Tatlong coating yan, okay na yan. Tuyuin muna natin mga at least 30 minutes, 15 to 30 minutes pag natuyo na, makikita nyo naman kasi tuyo na kasi magiging matte na yan pag tuyo na yan. Tayin natin ang matuyo bago natin pasadahan ulit ng pangalawa. Thousand years later. Second coating. Pintayin ulit na tuyo para sa third coating. 2,000 years later. Now, let's go to the third and the final coating. Tapos na. Tayin ulit natin matuyo para pinturahan natin ng flat clear. So, yan mga lods, no. Magko-coat na tayo ng ano, flat clear. Anti-scratch na rin. Yan. 12-8A flat clear. Flat clear, no, kahit dalawang patong lang to, patuyo nyo siya ng 30 minutes kada patong bago nyo siya patungan ulit. Mga lods, ang ating finish project. So, kamukhang-kamukha na sa nung original. Kakulay na ng original. Ayan. Ito siya. Ayan. Yeah.